Yung email address na ilalagay mo dito ay dun ka makaka-receive ng recovery code at recovery link mula kay Facebook. After mo magawa yung step na to ay magsisend si Facebook ng recovery link at recovery code na makikita mo sa email address mo. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simple tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba makareceive ng code galing kay Facebook gamit ang code generator para ma-recover ang mga Facebook account nyo. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Tinatry mo bang mag-login ng Facebook account mo pero hinahanapan ka ni Facebook ng code? Gusto mong makareceive ng code galing kay Facebook kahit wala na yung phone number mo, expired na yung SIM card mo at wala na rin yung email account mo. Kung ganon, para sa'yo tong video na to. Explain ko muna sa inyo saglit na ang login code ay ang unique code na sinesend ni Facebook sa inyo para makapag-login at ma-open mo yung Facebook account mo. Hinahanapan ka lang nito kapag naka-enable or turn on yung two-factor authentication mo. At ngayon, bago tayo magsimula sa tutorial natin, ito muna yung mga kailangan nyo. Number 1, email address. Yes, kakailangan ninyo ng isang email account, pero kung wala pa kayong isang active na email account, pwede naman panoorin yung video ko na to para makagawa kayo. Pangalawa na kailangan mo is yung valid ID. Kinakailangan picturean yung valid ID mamaya para sa confirmation of identity. At ngayon, kung nakaready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! So yun mga tropa, ang unang step na gagawin natin ay gumamit ng isang web browser na kung saan may search lang tayo sa Google. Pero dito, ang gagamitin natin na web browser ay ang Google Chrome. Kasi ito yung gagamitin natin instead of FB application. So ngayon, nandito tayo sa Google at i-search lang natin yung facebook.com. Yan. At mag-login tayo. Pero dito, dahil nga ibang account, for example, hindi pa nakalagin, pindutin nyo lang yung login to another account, which is yung pangalawa. Ayan. At dito naman ay normal na pag-login lang. Ilalagay mo lang yung email or mobile number kung natatandaan mo. Make sure lang rin na dinodouble check mo yung pag-type. At the same time, dito naman sa may bandang baba is yung password. So dito, i-paste muna natin yung password. At kapag na-double check mo na at okay na yung email and password, ay pwede mo nang pindutin yung login. At dito sa pag-login natin, may nakalagay agad na enter login code to continue. It looks like you haven't logged in from this browser before. So dito, kailangan nga daw ng login code na problema natin dahil di natin ma-receive sa kadahilan ng nawala na yung SIM card natin, hindi na makatanggap ng notification or text messages, at the same time, hindi nakabind yung contact number or phone number natin sa mismong Facebook account. At syempre, gagawa natin ang paraan yan. Dito ay pipindutin lang natin yung having trouble, yung nasa baba. So yan, pindutin na natin. At ayan, dito may lalabas na can't get your code. Yung una is I can't find code generator. Pangalawa is approved from another device. At yung last naman is yung I don't have my phone, which is ayun talaga yung pinakakailangan natin na solusyon para sa gagawin natin ngayon about sa code generator. At ngayon, pindutin muna natin yung una para ma-explain ko sa inyo. I can't find code generator. Ayan. Dito may nakalagay na to get your code from code generator, number one is open the Facebook app on your phone. Pero hindi nga natin gagamitin yung Facebook application as I have said. Pangalawa is tap the menu button and pangatlo is scroll down and tap code generator. Ang problema, hindi nga natin mabuksan yung Facebook account natin. So hindi natin to pwedeng gawing solusyon. At ngayon, punta naman tayo dito sa pangalawa. Itong pangalawa naman is yung approved from another device. Ang problema naman natin ay hindi natin pwedeng gamitin to na solusyon dahil nga hindi naman tayo gumamit ng ibang laptop, computer, or anumang device. So hindi siya applicable. At ang pinakamagandang solusyon ay pindutin natin yung I don't have my phone, which is ito yung gagamitin natin para makapag-fill up ng form at makareceive tayo ng code galing kay Facebook. At dito may makikita po kayong contact us, which is kailangan nating mag-reach out kay Facebook. So dito pindutin natin yan. So dito may dalawang step. Ang unang-una is to help confirm your identity, kailangan nga daw mag-enter ng email address, which is kailangan active siya at nakaka-receive ng notification. At ang step 2 naman natin is upload your ID. So dito kailangan natin ng official and valid na ID na ipapasa at pipicturean natin mamaya throughout the process. At dito, pindutin na natin yung next. At dito po ay may lalabas na how can we reach you? Please enter an email address that you know you can access. Yung email address na ilalagay mo dito ay dun ka makaka-receive ng recovery code at recovery link mula kay Facebook. So dito, kapag nalagay mo na, ay pindutin mo na yung next. At ngayon, nandito na tayo sa my choose the type of ID to upload. So ngayon, kailangan natin picturean yung valid ID na meron tayo para sa confirmation of identity. Ang tanong, ano nga ba yung mga valid ID na pwedeng ipasa kay Facebook? For the government IDs ay pwede po ang driver's license,
National Identity Card or National ID, passport, and lastly, pwede rin po ang birth certificate. For the non-government IDs, nag-a-accept sila ng student card or student ID, library card, refugee card, employment verification, diploma, and lastly, the loyalty card. At ngayon naman, pindutin lang natin yung get started para mapicturean na natin yung valid ID natin. At dito, habang pinipicturean natin yung valid ID natin, ay just make sure na nasa maliwanag kayo at maganda yung pag-capture nyo at malinaw talaga yung valid ID na pinipicturean nyo. So dito kasi, minsan nagkakaproblema kadalasan sa mga nagpipicture ng valid ID na malabo. So makareceive kayo ng email na hindi nga nila ma-identify na kayo yung may-ari ng Facebook account na yon. Para hindi magkaproblema, ay just make sure na malinaw yung picture na isasubmit nyo kay Facebook. After natin magpasa ng valid ID ay may nakalagay na thank you for submitting your information. We usually review IDs within 24 hours. Within that 24 hours ay i-review muna ni Facebook yung mga sinabit natin sa kanila. After mo magawa yung step na to ay magsisend si Facebook ng recovery link at recovery code na makikita mo sa email address mo. Kaya i-check mo yung inbox ng email address na nilagay mo kanina sa how can we reach you. Gamitin mo agad yung recovery code at recovery link dahil may expiration to, so kapag hindi mo nagamit, sayang naman. At dahil nga sa recovery link at recovery code na yon ay finally mabubuksan mo na yung Facebook account mo. At ngayon naman, meron pa tayong pangalawang step na gagawin para sa confirmation of identity. At ganito po yon. Pag nandito na po tayo sa ating Google, ay isearch na po natin yung confirm identity kay Facebook. So dito, itatype natin yung confirm your identity Facebook. So yan. So dito, lumabas na. Pindutin natin yan. At kung ano yung unang nag-appear sa mismong na-search natin, ayun yung pipindutin po natin. Yan. So dito, confirm your identity with Facebook. At dito, magsasubmit nga tayo ng valid ID katulad na sinabi ko sa inyo kanina. Kung wala kayong valid ID ay okay lang naman, basta meron kayong birth certificate at ibang documents na secondary ID. Lalo na yung mga minor at yung mga walang kakayahan talaga kumuha ng valid ID. Ang pinakamasasuggest ko sa inyo na pinakamabilis at pinakamadaling kunin at libre lang ay si yung barangay ID. So pwede kayo pumunta sa barangay hall nyo para kumuha ng barangay ID. Kapag meron na po kayo ipapasa at napicturean nyo na, ay pipindutin nyo lang yung choose files at madadirect kayo sa gallery ninyo. So dito pwede nyo nang piliin yung ID. So make sure na pwede kayo magpasa up to 3. 1 to 3 na valid ID. So kahit secondary ID pwede nyo piliin yon. So dito pindutin nyo na yung done. Okay. So dito, napansin nyo nag-upload na yung ID na chinus natin or pinili natin. At ngayon naman, dito naman tayo sa my login email address or mobile phone number. So dito, kung ano yung email address na pinanglalagin natin sa mismong Facebook account natin, ay yun yung ilalagay natin. Kung hindi naman siya nagbavalid or napalitan ng hacker, pwede rin naman yung mobile phone number. So make sure lang na tama at na double check mo yung ilalagay dito. At kapag okay na, ay pindutin mo lang yung send. After nyan, ay mapupunta kayo sa help center at mag-undergo muna ng under review yung request mo for recovery kay Facebook. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to patungkol sa kung paano makareceive ng code gamit ang code generator. And I hope natulungan ko kayo para ma-recover at ma-retrieve yung mga Facebook account ninyo. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, and questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook page natin na makikita mo dito. At kung napadaan ka lang dito sa video na to, ay ako nga po pala si Steamer TV. At welcome na welcome ka, pwede ka mag-subscribe at pindutin ang maiwagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe, peace, one love!